Natitipon tayo ngayon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Among. Or should I say, napakagandang hapon dahil ho ngayon ating inihahayag ang pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Happy Easter to all of you. At ngayong buong galak nating pinaniniwalaan sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, binuhay muli ang pag-asa at ang ligaya sa sangkatauhan. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkalob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu
sa kaliwanagan ng buhay mo sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong maaraw na yon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Udea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazareth. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang inirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos saan man siya pumaroon at gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinapahirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng Maudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako sa krus. Ngunit, muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang, na noon pang unay, pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niya, kumain at uminom. Pagkatapos na siya ay muling nabuhay, inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mabuhay at ng mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta nang kanilang ipahayag ng bawat manalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatatag at mananatili ang taga-Israel, bayang sabihi kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Ang lakas ng poon ang siyang nagdudulot ng ating tagumpay sa pagkikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw. Mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Ang batong natakwil ng nangatatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay ang lahat ng ito ay nagpamalas ay ang Panginoong Diyos kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon ang may kapal.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam ang kasabihang napaalsa ng konting lebadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura. At ganyan nga kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay ng walang lebadura sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo for the Easter sequence. Purihin si Jesucristo, hahain para sa tao, nagligtas ng kordero nang makasundo tayo ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtanggulian, at ang nagtagumpay, pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong mga nakita? Punto ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kaningningan, anghel na malinaw, kumot at kasuutan. Buhay si Kristong pag-asa, pupunta siya sa Galilea. Kami sumasampalatayang buhay ngang talaga, hari ng ligaya, magbasbas ka. Si Kristo'y inihain ng pamaskong maamong tupa. Magsalo tayo sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang butong o ng batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay
ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyan dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli ho, Happy Easter to all of you. Maligayang Pasko ng pagkabuhay. Pero bago ang lahat, kayo ho ba'y masaya? Kayo ba ay maligaya? Are you happy today? Wow, hindi paki-check, baka mukha pa hong Biyernes Santo yung katabi natin. No, pakisabi ho, Easter Sunday na. Okay. It's already Easter Sunday and hopefully we are already happy now na tayo hong lahat ngayon ay may rason na upang maging masaya. Sa pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesukristo, tayo hong lahat ay mayroon ng rason upang maging masaya at maligaya. Bakit? Dahil ang kadiliman ng kalungkutan ng kamatayan ay naipanalo na ng Panginoong Hesukristo. Dahil nasa atin na ngayon ang liwanag ng buhay na walang hanggan. Sabi ko nga ho, hopefully, tayo hong lahat ay masaya na. Bakit ho? No? Hindi ko ho alam kung ano nang epekto sa inyo ngayon ng Easter. No? Hindi ko ho alam kung gaano kalawak ang inyong tuwa at ligaya. No? Unlike Christmas, wala ho tayong Christmas bonus ngayon. Hindi katulad ho ng Pasko. Mas mahaba ang ating bakasyon. Pero Easter na Easter Sunday, ano ho ang ating inkapampangan na nung pigagap tangin eh? Atintanang lubukas. Tabalo po nung masaya kayo kanyan. Sa mga uuwi pa ng Manila, Diyos ko ngayon pa lamang ho siguro, no? Nagka-calculate na kayo kung anong oras, ilang oras ang bubunuin nyo sa traffic. Pabalik sa Manila, no? Kaya hindi ko alam kung gaano susukatin ang ating ligaya ngayong araw. Kaya naman ho yung iba, no? Easter lang yan, no? May tinatawag ho sila ngayon na terminology, no, na ginagamit. Hindi ko alam kung tama ho yung aking pronunciation, no? May ginagamit ho sila ngayon yung nonchalant, no? Narinig niyo na ho yan, no? Spelling niya N-O-N-C-H-A-L-A-N-T, no? Hindi ko alam kung tama yung aking pronunciation, nonchalant, no? Ano daw yung ibig sabihin nun? Yung you are not anymore sensitive, you are not anymore bothered with the things around you. Yung parang wala nang, okay, Happy Easter, yun lang. Yeah? Yung wala ka na masyadong pakialam, anong impact sa akin yan? Anong kinalaman sa buhay ko niyan? No? Anong ikinaginhawa sa buhay ko? Yan tinatawag nilang nonchalant. And oftentimes, no, pag nonchalant ka daw, it connotes negative attitude. Bakit? Parang insensitive ka. Wala kang pakialam, wala kang nararamdaman. In our case, walang epekto sa iyo ang muling pagkabuhay ni Kristo. Pero as I read, no, the definition of that word, meron pala siyang isang aspeto. Pwede rin pala siyang maging, no, positive, no, instead of just focusing on the negative side of it. Bakit? Because when you are not so much bothered with the things around you, ibig daw sabihin, you are calm, payapa. No? Payapa ang iyong puso. And I think that
best describes our heart today. Payapa ang ating puso. Let's draw this explanation from the experience that we heard in our gospel. Narinig natin early in the morning of Sunday, sa unang linggo, no? Unang araw ng linggo, no? Ano ho narinig natin? Maagang nagising si Maria Magdalena, nagtungo sa libingan ni Kristo, at ano ho ang naramdaman niya? This is the only the thing that happened there. Wala siyang naabutan, no? Wala siyang naabutan at totoong nabagabag ang kanyang puso, no? Parang kabaligtaran sa ipinapahiwatig ng selebrasyon ngayon. Dapat payapa ka. Pero sa storya ng muling pagkabuhay, narinig natin kung paanong pagkabagabag ang unang naramdaman ng nakasaksi sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Pero maiintindihan naman ho natin siya, no? Hindi po ba madalas tayo rin ho katulad ni Maria Magdalena? Tayo rin ho'y nababagabag, no? Tayo rin ho'y nakapupunta at napupunta sa libingan ng lungkot ng ating buhay. At madalas ho pag tayo'y nagagawi sa libingan at sa yungib ng kalungkutan at bighati sa ating buhay, ano ho ang nangingibabaw sa atin? Nangingibabaw sa atin ang pagkabagabag, restlessness, anxiety of our heart, no? Ayan ang ating nararamdaman. Pero ipinapaalala sa atin ng Panginoong Hesukristo, totoo, minsan nawawala siya dun sa mga kalungkutan ng ating buhay. Bakit po? Dahil naghihintay siya sa isa pang parteng mahalaga sa buhay ng tao, na hindi lahat tayo o hindi ang buhay ng tao ay nakalaan lamang sa kalungkutan. Bakit? Dahil sa paggunita natin sa araw na ito, ipinababatid sa atin ng Panginoon, siya'y parati naghihintay sa isang pinakamahalagang parte ng ating buhay, ang ligaya ng pagkabuhay ng tao. God, maybe God is not there in your loneliness. Perhaps because of your loneliness, you cannot see God, no? Because of your sadness in your life, malamang hindi ho natin maaninagan ang presensya ng Diyos. Bakit? Dahil naghihintay siya sa isang punto na nais niyang puntahan natin. At ano ho ito? Ang ligaya at ang pag-asa sa ating buhay. No? Ngayon pong araw na ito, tayo ho ay nakaharap, tayo ay tumitingin hindi na sa patay na katawan ni Kristo, pero alam natin, napakalaga ng pagkamatay ni Kristo, pero nagpapakita sa atin ngayon ang kanyang muling pagkabuhay. Ang buhay na iginawad para sa ating lahat. And this celebration reminds us also, my dear brothers and sisters, kung gaano kalawak ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Imagine, no, He made that possible, bumangon muli mula sa kamatayan upang mabuhay muli. Para kanino? Hindi ho para sa Kanya, kung hindi para sa atin. Therefore, this season is full of joy, full of hope, punong-puno ng ligaya at pag-asa ang pagdiriwang ng linggong ito. Bakit ho? Nang dahil sa pagmamahal ng Diyos para sa atin, no, naging posible na parati na ho natin siyang makitang buhay na buhay sa ligaya ng buhay ng tao. Kaya naman ho, kung naroon ka pa sa libingan, sa yungib ng kalungkutan, huwag kang mag-alala, hindi ho dyan natatapos yung buhay mo. Dahil pinapaalala sa atin ang celebration na ito, lumabas na yung Panginoon, hinihintay ka na doon sa mas maliwanag na parte ng buhay. God is already waiting for you, no? There in the happiness that can be, no? That can be done in your life as well. Minsan ho, kami ho'y, alam ko na, kwento ko na ito, I do not know when, no? One time, my family, nagmula ho kami dito sa Angeles, pa-uwi kami ng Florida Blanca.
This is a classic story, no, of the presence of God in our life. Bakit ho? Because when we were traveling, going back home, napadaan ho kami sa SCTEC, sa expressway. No? Mas mabilis ho kasi doon. And then, we were with my nieces, dalawa ho silang babae, kambal. At itong babaeng kambal na ito, no? Dahil ako, excited ako, ituro yung mga nasa paligid nila. Tinuro ko, sabi ko, uy, there are airplanes. No? Di may madadaanan ka mga eroplano doon. No? And then ako, I'm hoping, or I was hoping back then, na sila yung magsasaya. Pero I was surprised, umiyak sila. Ay, nakaya sinabi ko, sabi ko, tiro ko lamo dito ang eroplano. And they were crying. And they were telling me, those are not airplanes. Ay, hindi ko po, sabi ko, mali yata yung tinuro ko. And then, we continued our journey. Habang kami ho ay naglalakbay, bigla mayroong lumilipad na eroplano doon sa amin, sa taas. And then suddenly, these two little girls clapped their hands full of joy. And they told me, those are airplanes. Minsan nasa perspektibo lang ho natin, no? Sa pagkalapit at pagkalayo natin sa Diyos. Madalas ho nalulungkot ho tayo kasi pakiramdam natin wala ang Diyos. Pero siguro wala lang siya dun sa nakasanayan natin. Minsan hindi lang ho natin siya nakikilala. Pero ang Diyos nariyan, umaandar, gumagawa sa iba't ibang paraan upang ihango tayo mula sa kalungkutan papunta sa liwanag at ligaya ng buhay. It's just a matter of recognizing His movements, no? Nariyan ng Diyos. Akala mo lang, sabi nga ng movie, wala, pero meron. Nandyan. Tanungin mo yung sarili, baka hindi ka lang nasanay sa parting yan ng buhay mo na nariyan pala ang Diyos. Pero look at every aspect in your life. Nariyan ang Panginoon. Gumagawa sa paraan na alam niya makakapagpaligaya sa iyong buhay. Later in our liturgy, my dear brothers and sisters, this is a good moment also. Okay, Father, alam na namin, nakita na namin ang liwanag ni Kristo, na ibahagi na sa amin, nararamdaman namin ang tuwa ng kanyang muling pagkabuhay. Pero alam nyo ho, in reality, iilan pa lamang ang nakakakita nito. Iilan pa lamang ang nakakakilala nito. That is why, we are now given the responsibility to share this light, to share this joy, to share this hope with one another. How? Through our call, no? In our sacrament of baptism, tayo ho'y tinawag ng Diyos upang maging kaagapay niya. Naging anak tayo ng Diyos sa sakramento ng binyag upang makatuwang niya tayo to share this light, to share this hope to the whole humanity. Kaya later after my homily, after the homily, we will be having our renewal of baptismal promises, promising once more to God, yearly ginagawa na natin. We started this when we were baptized. Pero noon ho, wala tayong kamalay-malay. Dahil ang sumagot para sa atin ay ang ating mga ninong at ninang at mga magulang. Pero ngayon, nasa hustong isip na tayo. We are now at the right age to understand more our calling. That what we received from the resurrection of Jesus Christ, the joys and the hopes of the life that we received from Him, we are now about to share it with others. Papaano? Sa pamamagitan ng ating pagtatakwil kay Satanas, renunciation of Satan and all of his works, or tinatawag ho nating sinfulness, and by always professing our faith in one God in three divine persons. And hopefully, alam na alam ho natin ito, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Just imagine, kapag nagagawa ho natin ang ating responsibilidad bilang mga Kristiyano, no? Ang liwanag ng buhay, napakagandang tumira sa mundong ito.
Dahil number one, God made it possible to make this life, this world, a better place to live in through His only Son, our Lord Jesus Christ. And now, we are now having that kind of responsibility to share that joy, to make this world a better place to live in. Undoubtedly, napakaganda ho ng iginawad na buhay sa atin ng Diyos. May we have the reason to be joyful because of the resurrected Christ in our life, and may we continue to share that joys to one another by bringing that light in and through our life. Muli ho sa inyong lahat, Happy Easter. Magsitayo ho tayong lahat ngayon at gagampanin na ho natin ang ating renewal of baptismal promises. Mga kapatid, ang misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nailibing kasama niya noong tayo'y binyagan upang kasama niya rin tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda, kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako at pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kaanib ng Kanyang Banal na Simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maaasahang kaanib ng Kanyang angkan, pakisagot ninyo ang mga sumusunod na katanungan. Sumagot ho tayo ng malakas at malinaw. Para kayo'y makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, tinatakwil namin. Si Satanas ay itinatakwil ba ninyo? Opo, tinatakwil namin. Para kayo'y wag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, tinatakwil namin. Ngayon naman, ating harapin ang ating pananampalataya. Kung kayo'y makapangakong magsikap mamuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa Kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat, at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot ninyo ang mga katanungan ito. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangakong magsikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang Kanyang katuwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa Kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungan ito sa isang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, sa ipinanganak ni Maria, Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus na matay, inilibing, muling nabuhay at naluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo na may nangangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal upang maging mga maipagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Yesus, pakisagot ninyo ang katanungan ito sa Espiritu Santo, sa Banal na Simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo'y pinatawad sa ating kasalanan noon tayo muling isinilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Mga minamahal kong kapatid, sa galak ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, ating idulog ang ating mangkahilingan sa Kanya at ang ating pong itutugon. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Maging matatagdawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono sa kanilang pananampalataya kay Kristong muling nabuhay at maipahayag nawa nila ang pananampalatayang ito sa buong mundo hanggang sa maluwalhating pagbabalik ng Panginoon. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, tinggin mo kami. Sa mahiwagang pamamaraan ng Espiritu, magkaisa nawa ang mga pinuno ng mga bansa sa pagsusulong ng pandaydigang kapayapaan, pakikibaka laban sa kahirapan at pagpatataguyod sa karangalan at karapatan ng tao, manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Pakinabangan nawa ng mga dukha, mga may sakit, mga nagdurusa sa iba't ibang paraan at mga biktima ng karahasan, ang mga pagpapalang bunga at kaloob ng muling pagkabuhay ni Kristo tungo sa mabuting pagbabago ng kanilang kalagayan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Tanggapin nawa ng mga minamahal nating mga yumao ang walang hanggang kaligayahan at kapayapaan sa piling ng Diyos na muling nabuhay, manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, idasal natin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, dinggin mo ang tawag ng iyong bayan. Naniniwala sa paghagkan muli sa amin ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, maipabot nawa sa bawat isa ang tuwa at ang liwanag ng Kanyang presensya, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang sirubling niya.
sumalig kayang silumingin. Aleluya, 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 aleluya. Sabihan mo kay Pani Maria na lumangit mo kabanggalan. Ikot mo kanilin ni Mabepa at si Kristong maligayang silbing. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoong itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo, Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay, ngayong aming ginaganap ang paghahain ito. Nang anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong gabing ipinagdiriwang, lalo ngayong ang paghahain ng Mesiyas, ang maabong tupa, ay tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay, siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya't kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosanna, Hosanna,
Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibinyagan mo o binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo namin papagbanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu mang kalob na ito na aming inilalaan sa iyo. Itanawa ang maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nagutos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipinagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya't bilang pasasalamat, ngayong aming inialay sa iyong buhay at banal na paghahain ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kami magsalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo, tulungan nawa niya kaming makagamit ng iyong pamana, kaisa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birhen Maria ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol na mga martir, kaisa ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco ng aming arsobispo na si Florentino. Pasya ng aming obispo emerito ng tanang mga obispo, ang buong kaparian, lalong-lalo na kasama si na Father Nolly, Father Megat, Father Jasper at ng inyong piniling sambayanan, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong
kaningning ang walang maliw sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na manakakagaling na turo at utos ni Jesus na ating Panginoon, ipahayag natin ng lakas loob. Tayo pong lahat, ipamiyak at subalwa, misambanya ing lagyo mo, natanging kaarian mo, ipamitwan ilong mo, ket isulit andiban mo, ipamitwan ing loob mo, ing kakanan di ing aldo-aldo, ibye mo ke kami king aldo-ngeli, apolipatawad mo ke kami, ding salami keka, antiing pamamatawad mi, kareng mi kasala keka mi, mangae mo kepay sa bulking tukso, nandeing kabuski maro. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Tayo po ngayon magbigayan at magkaloob ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Pagkaloob ng Panginoon,
Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
So habang hinihintay ho natin yung mga nagko-communion pa, announcement, Vigil Mass ho, starting April 6 this coming Saturday, meron na ho tayong tinatawag natin anticipated, no? But this is already Sunday Mass here at Holy Rosary Parish, 5:30 in the afternoon. And then confession, patuloy pa rin ho, every Saturday, 4:45 to 5:30. And then Easter pilgrimage sa Cavite ho, ang ating tuloy for our pilgrimage this year on April 20. So ticket is at 2,000 pesos. And the inclusions are transportation, lunch and PM snack, t-shirt, prayer and pilgrimage booklet. And we are now already accepting reservation, limited slots only. So for other details, please do go to our parish office or tignan ho natin ang contact number nila sa Facebook page. And still ongoing ho ang fundraising sale at the patio. Maraming salamat. Let us magsitayo ho tayo at manalangin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo sa bitin namin ang kaliwanagan sa pagkabuhay sa piling mo sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Okay, so kahit sobrang init po, lamiturang ko. Sakit ko buntok. Sobrang init. Pero tayo ay may galak at tuwa na sana ho madala ho natin anuman ang dumating na pagsubok, lalong-lalo na sa mga pighati ng ating buhay. Parati ho nating panaligan ng Diyos na lagi siyang nakaabang upang dalhin tayo sa ligaya at sa liwanag ng ating buhay. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa at humayo kayo sa kapayapaan. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Happy Easter po sa inyong lahat.